mahigpit na ugat. So, ano daw mamaya ni Doc, what are you doing? That you don't know how to cook. Hi everyone! So, naka-uwi na kami and meron akong kinakain dito na mga, ang tawag dito? Ano kasi pangalan nito? Yung medyo mahirap, lansones. Ito, kinakain ko tong prutas na lansones ngayon and it's time for dinner. So, lulutuan ko si Doc Milan ng bajia. And alam nyo ba guys, medyo masakit yung kamay ko kasi sobrang bigat ng bouquet of flower kahapon. Seryoso to. Feeling ko napila yung kamay ko kasi parang medyo may naipit na ugat. So, daw mamaya ni Doc Milan, imamassage niya. So, ngayon, maghahati lang ako ng mga vegetables para ilalagay ko dun sa gagawin ko na bajia. And then, papakainin natin si Doc Milan ng Indian food. Actually, siguro, titimplahin ko lang tapos si mother ko na yung magluluto kasi bawal nga sa akin yung palagi daw yung nakatayo. So, ganun na lang yung gagawin ko. Prepare ko lang yung mixture and then sila na lang yung bahala na magluto. Tuturuan ko na lang si mother para hindi ako masyadong tumayo. My mom is putting Vicks because it's hurting. Vicks or Tiger? Cutting ko. Vicks. Ayan. May balik punta kasi eh. You are hurting, no, Ilan? Look. You are hurting and she is eating happily. Milan is saying it's muscle damage daw. Sabi ni mother, tikal. Ano yung tagal yung tikal? Nangawit lang daw ako. Kakabi ko masakit yun ah. May patalang yun. Ano yun? Ay, mali mo ko kung tumatutok ko. Morning, Doc. What are you doing? Huh? Look guys, Doc Milan is cooking rotli. Why are you cooking? Kasi. What kasi? You need bed rest. And then your hand is also cooking. Last night guys, my hand is very masakit, no? I don't want you to work. So right now, Doc Milan is making... Is it perfect texture? Making rotli. Guys, I don't know how to cook. I'm sorry, but I will learn from now on. He's trying his best. No, you know how to cook some food because some he studied food, in Philippines, right? It's not for every day, right? You need to know how to cook different food. And I am ashamed that you don't know how to cook. I haven't learned so much things to cook. So, ayan. First, this is perfect structure, right? First step, broadly. I'm not perfect. Yes, very perfect. Actually, Elaine is telling me what to do. And then just I am just following. Mukne, stop doing that. I you will just ruin cute. It. I want show to keep the, on doing it. Show the vegetable that you're cooking right now. Okay, so first of all, you don't touch anything with your hand. This is the vegetable you're cooking. We're cooking ringgar batakanusap, eggplant with potato. Yeah. And natututo na si Doc Milan talaga. Doc Milan is learning how to do it. Very good. Ayan, Doc Milan is making small portions. It should be bigger. Nana, it's okay. You make gol out of it. Ayan. And then, press it. Press it. Now you put there. Here, you put here. Ayan. And then you start doing circle.
Boss, put it here. Circle. Hindi marunong na. Hindi siya marunong. He don't know how to do it. Ah, biyasa yun pala yun. Biyasa yun. Next. There is no next. Ayan, bilog na. Just make it larger. I don't want to make it like Philippines map. At least it's circle. Uh-uh. Ayan. Side. Now you know how hard it is, huh? Because you are experienced. Boss Liave, don't stop making it thin. Boss? You have to wait. Oh, it's bubbles na. Come? This is the first Rodley. Yes, turns. Taroy! Okay. This is the first Rotli, so it's ugly. Lay, I'll do it. Nah. Turn na. Dok, rewada char. It will be. You know the experience now, how to cook food. Put it there. Don't put there. No life skill at all. What you will do if I die? I will die at the end of the life. Peki doa na iharo. It's not good. Throw this one. Why? Why? What? Now you flip it. Right now? Mm-mm. Already? Yes. Di me da ano gas. Flip it na eh. Stop wasting time mo. See, it's dark already there. Chalali. Sometimes this kind of food is good for your body, so you know your importance of your wife. Next. Done? Bas? Flip it na. Teaching Doc Milan how to cook Indian food. Bas? Yes, finish. Now you'll put ghee. Cut the ano first, gas. Jahot sexy ba yun? Doc Milan cook everything, especially this one, oh. Whichever is ugly, that's mine. Yan. Okay, cut the gas. Done, guys, done. Kakain na si Doc. So, drink na eh. Coca-Cola. Look, very ano, no? What can you say about cooking Indian food? I appreciate. Now all you appreciate. All the hardworking wives of India. Oh, you start eating your own ano, food. The one you cook by yourself. It doesn't look that bad, the one I cook in last. Mommy will see this video. Oh, Maru Chokro Abrijay. Kawa panawa. Aram Karwanu Kesh, Doctor Adle Milanegetu. Me banawis may jate. Bol, kaya with you? Spicy ba nito ba? Spicy. I told you should put sugar. Spicy che? Kane? That mixture have sugar. It's good. You cannot deny that. Let's try kar to. So you know. Ay, bongga. Oh, merong... Kanino galing to? Ay, patingin nga ako anong regalo ni Jared sa'yo. Patingin ako. Ayan o. Kat, ay wala ka pa mong damit. Ano? James, si Sherry yan o. Ayan. Patingin nga ako anong regalo. May, oh, ayan, may paperero. Bongga ka. Next, pakita mo. Hotel siya. Patingin nga. Hey! Hey, may pa ganito pa talaga. Bongga ka, girl. Hi! Hi! Meron na tayong pampalaman sa bahay! Sa wakas, may palaman na tayo sa bahay!
Oh, meron tayong Toblerone. Ay, sayang, wala. Hindi ako pwedeng chocolate. Kung saan? Uubusin ko sana yung Toblerone, siya, no? Oo. Nama, ikaw ma, marami kang ano. May diabetes ako. Bawal. Ay, ay, may pabulaklak pa talaga. Pinakita pa talaga, siya. Kinuha pa talaga para ipakita. Bongga ka. Sorry. Ay, sana all. Ay, ano? Ay. Ay, may pagganan pa ba talaga? Ay, sana all na lang talaga ako. Ay, yung kay James daw. Oh, ano regalo naman ni James sa'yo, she? Ay, patingin ako. Ay, excuse me. Papakita niya yung sa kanya. Oh. Ay, ganda. Ay, kaganda, she. Akala ko nga sa akin. Ay, bongga. Ayan, oo. Pakiusog, pakiusog. Ay, bongga. Regalo ni James, oh. Marami-raming live yan. Kuya Milan. Look, oh, the gift of, ano? Oh, bongga. Buko, buko. Oh, ito. Ilan, buko, oh. Wow, ay. Buko. Pasiklaban oh, sila. Mine, Nutella. Hi guys, so kakatapos lang namin kumain ni Doc Milan. And medyo nangangalay pa rin yung kamay ko. Pero medyo ano okay na kumpara sa kahapon. Sabi ni mother ko, medyo nangalay nga lang daw ako dun sa pagbubukat. Nang ano, nung nag-picture ng bulaklak. Kasi feeling ko yun yung naging dahilan kung bakit. Parang naipit yung ugat ko yata. So ang pinagluto ko ngayon ni si Doc Milan. So siya talaga nagluto lahat. Usually kasi ako lang yung naghahati. Pero ngayon pati yung paghahati hindi ko talaga magawa, guys. So kinawa talaga ni Doc Milan and tinuruan ko lang siya kung ano ba yung mga kailangan niyang gawin, kung ano ba yung kailangan niyang ilagay dun sa loob, yung mga masala. So, okay naman yung experience niya ng first time na pagluluto. Naging okay naman. And kahapon, guys, alam nyo ba, hindi ko masyadong nasabi yung details ng pag-surprise ni na Doc Milan. 1 week na pala nilang inaasikaso yun. And ito palang bouquet of flowers na binigay sa akin. 1 week na palang ginagawa. So, matagal na palang inasikaso talaga ni Doc Milan yung surprise na yun. And kinunchaba niya lahat yung mga kaibigan ko, yung may-ari ng resort. So, hindi ko talaga ina-expect kasi February 15 na niyang ginawa. So, tapos na yung February 14 kasi maraming ganap ng February 14. Ang daming kinakasal, pumunta sila sa kasal. And nung time na yun, pumunta pala siya sa mall, dumaan siya sa mall para nga bilhin nga daw yung watch. So, ayun yung mga ganap ng araw na yun. And sobrang nag-enjoy yung mga bata. Sobrang ganda nung resort, guys. And yung villa, I mean. Sobrang comfortable, sobrang clean, very neat. Tapos, natulog yata sila ng alas 4 ng madaling araw. Pero dahil buntis ako, hindi ako pwedeng matulog ng late doon. So, natulog ako siguro mga around 10, 11 o'clock na. Tapos, nagising na lang ako ng 9. Tapos, ginising ko na din sila agad para ma-enjoy nila yung last 2 hours ng pagsiswimming. So, ayun lang yung mga ganap noon. After noon, umuwi na kami sa bahay. And pagka-uwi namin sa bahay, doon ko na-feel yung sakit ng kamay ko. Yung hindi na ako parang hindi ko mataas ganun. So, inano ako ni mother ko, minasage niya ako. And dapat magpupunta kami sa hospital for x-ray, pero naalala namin, bawal pala yung x-ray sa buntis. So, hinilot na lang. And ayun, okay naman. Okay naman so far. Medyo gumagaling na siya and hindi na masyadong nangangawit. Parang mabigat. So, ayun. Wala masyadong ganap ngayon. Balitaan ko na lang kayo or I'll see you on our next vlog. Bye-bye!